Motos Battle League, Ambush 3. Nandito pa rin kami sa Circa Bar Makati. Pang-apat na laban na ng araw na to. Mag-ingay kayo para sa parating na laban. Ha? Yeah! Gusto him up po! Siyempre gusto ko magpasalamat sa Pastry Bay Force, Crown Manila, siyempre Zypher Philippines, Dala Records, siyempre sa Dentalica, sa kay Pops Dado, 100%, maraming salamat. Sa Northwalk, shoutouts dyan, abangan nyo kami dyan. At siyempre sa Fraudstore, Fake Diploma Clothing, yan sa UK, maraming salamat. At eto, solid na laban na parating. Sa kanan, galing pa ng Bacoor, Cavite, mag-ingay para kay Ken. Yo, shoutout, Stop Out Records, Run Skill, Tropang Gitna, Treskill yun, Making Osip, Underdogs, Mr. Beats, Jamal, Paring Bon, Kuya Dan, Paolo Alpotra, Kebs, Michael, Leo, Mar, DJ, Alot, J. Poy, Oven, Bim Bim, Bayo, LJ, Dutch Resh, Mama Lenin ng Dubai, Grace Bredes, happy first anniversary sa amin ng masama. Sa kaliwa naman, galing pa ng si Palay Negros Occidental, mag-ingay para kay Nathan. Palay! Shoutout, Zypher Philippines, yeah. Christina Kaway, Yalik Tattoo Shop, kay Kuya JB, maraming salamat sa akap, kay Kuya JB Berino, Christian Dale Pagonsaga, kay Tol Tanaya, Dahil Gaving, Christian Dale Pagonsaga, Hero Navia, Giancarlo Ortiliano, at sa kapatid ko si Eliezer Isorena, kay Taxes, sa Substance Abuse. Yeah! Yeah. Supportahan natin yan. Syempre, shoutouts kay Victor, Zypher Philippines, pinihagan si Nathan para sa battle na to. Christina Mariska Hawaii, shoutouts. Pero nag-coin toss kami, nanalo si Ken. Pinili niya mauna si Nathan. Una panat para kay Nathan. Ambush 3. Laban to, pakinggan natin. Let's go! Nag-chat sa akin si Syd. Sabi niya, Nat, game ka ba Ambush 3? Sabi ko, game niya. Kahit sino kalaban, walang kaso. Sagot niya sa akin, si Ken. Sabi ko, sinong Ken? Sabi niya, yung mahilig din magpatalo. Aba, okay to. Lugi, bro. Binigay ka sa akin ni Sight. Malamang. Para maputol yung lose streak ko, Motos Game. Game! Alam niyo bang sa kanila, siya'y binagsaga na Slim Shady? Kasi sa kadahilanan na hindi kompleto yung starter pack niyan pag hindi niya suot yung Ray-Ban niya na 280. Tangina neto, nagrarason nung natalo kay Vicente tsaka Kilan. Sabi niyo, salamat lang sila, hindi ko nasuot yung shades ko na pandiinan. Pero kung hindi niyo alam, last event pa sana ginanap tong battle namin, ang kaso, kinancel. Kasi yung title ng event mukhang hindi niya daw masipat. Paano ba naman? Sira yung shades niya ng time na yon kaya hindi siya lumaban nung sinag. Tangina mahim sumikat. Pero with or without chase, so kahit tanghaling tapat ganapin tong laban, hindi ka tahahayaang masilawan. Ganon ka kupal kalaban mo. Panigurado, mababadrip ka sa ataw ko. Tipong di mo na kailangan mag-sunglass sa battle, sisirain ko araw mo. Anong gagawin mo dito? Mag-rhyme scheme ka na naman ng napakahaba. Hoy! Grabe yung bueno, sabay yung punchline, latoy. Tipong grabe yung penetration. Talagang exciting yung buelo. Sabay pagdating sa punchline, tangina, yun na yun. Ang alat, kumbaga sa formaan, nakatodo na yung drip niyan. Sabay yung ending, wala pala siyang lakad. Wala kang ginawa, kundi i-flex dito yung rhymes scheme mo na puruan yung dulo. O puruan yung uling syllable. Tipong, sapakan, tadyakan, hambalang, lahatan. Tangina, tandaan mo na sa larangan. Hanggang ngayon, kagat lang ng langgam ang tangan-tangan. Pinagluma ang gamit tanga. O puruan, tugmaan niya. Konti na lang, antik ka na. O langgam, antik itong sigago na pakamot. Tsak na iinda ka pre at medyo savage na kasi. Langgam lamang yung reference pero yung damage makate. Balik tayo sa issue. Inignore ka ni Only One sa laglagan Rap Battle League. O sigago maang maangan. Sa mga hindi nakakaalam, doon din nanggaling sila One Lay Ace tsaka Slack One. Kasi parang may sira sa utak tong si Man. Sira yung humor, mga pre. Inignore ng Only One, baka may brain tumor daw kasi. Sasali ka, Brad Hoy, katangahan tong si Gago, mapapel. Ang dami ng wak dun sa laglagan, maikisalo ka pa din. Di pinabattle tong pranay nga masaklap ay tinawanan. Lang kung may galit ka pa din kasi di kalinakad ni Slack One.
daanan yung venue nila, men. Doon nakilala ang laglagan. O di ba Street Fighter tong si Ken, no, ba't sa kalsada di pinalaban? Pagalingan, ababa, isang ikaw tong labis na guguho. Madali lang na mag-rhyme, malinaw yung topic hanggang dulo. Kaya ko tong iwanan na bangkay gamit lubusan na insulto. Sama ko yabakan na mga rhyme pagkaya mong itugma sa punto. Ganun magtugma. Yung topic laro, yung sayo, basta makapag-multi kahit walang bars. Wala ka pa, men. Hindi ka pa magaling. Kasi kung usapang tugmaan lang, ay, Ken, kaya ko din yan gawin. Tangina mo, warm up. Warm up po, tangina mo ka. Warm up nga lang, di mo alam stretching. Banatang kita dyan eh. Balik tayo sa Nate, man. Ako'y mahirap daw, mahalin. Mga babae, hindi yan totoo. Mapagmahal kaya ako. Ayan yung maniwala. Tumesting kasi kayo. Ay, married to the game, mga girls, ano ba? Kultura nga kaya kong mahalin, puta kayo pa kaya? Sana'y pag-ibig na lang ang isipin. O pagmamahal, bro, yan ay walang kapantay. Love and peace lang tayo. Para wala nang away. Pag-ibig lang, ang kaso, loving can hurt sometimes kasi malaakay, no? Kaya may love ang punchline. Kaya pagsisisihan mo kung bakit ka pa bumalik, ito ang best and worst experience mo. Ngayon ako ang pumanik. Yung aral, may iwan pagkatapos mong magape. Si Nathan, nagpaka-Nate man na paborito mong pagkakamali. Yeah! Man, unang banat, Ken! Yo! Buong-buo kang dudurugin hanggang mapino pa. Nasa flip-top ka na daw, di ba? Pakita mo kung sino ka. Kasi ako, ako si Ken. At nagmula pa sa mahabang pahingahan, kailangan pakitaan na kailangan pangilagan, pagnilaban, patibarang, panggibaan, barigadang, mahirapang, maiatang, maliatang, pakinabang. Angat ka lang kasi may kapit ka. Parang si Tarzan, pero sa battle para kang natanggal na Tarzan kasi natantya ko ang lakas mo't kahinaan. Natanto ko na dapat di natantanan itong kalaban. Buhay kang babalatan. Ganyan dapat banatan? Magpalit ka na ng ngalan, laspag na yung natan. At salamat Kuya Sight. Ako'y ginutom at ginigil. Ako namang kikitil at di na ako papapigil pag nag-init nilang sinato o panigurado. Kayang lutuin kahit nat kung kaya manipulado. Kung nakainom pal gagawag ka ditong magmaoy. Kinito ng Street Fighter kamaoy nag-aapoy. At kung aasta ka lang na kaya mo kung wag na boy, ang kamatch mo lang sa moto sila Eki at Makoy. Kamatch mo lang sa moto sila Eki at Makoy. Sinabayan lang kita. Sa porti mong mapangurat. Matulog ka ng maaga kung gusto mong magpuyat. Kasi puro sigaw ka lang. Kasi puro sigaw ka lang pagkat yung utak mo makitid. Walang problemang mag-ingay. Oo, nat basta tahimik. Sabi niya kay Van, kahit balik ta rin yung nataan, Bob, lalabas ako pa rin. Binaliktad yung sarili para lang palabasin. Sa susunod, pag gusto mong lumabas, wag mo nang isingit sa round. Di ka kawalan sa crowd, wag kang masyadong proud. Kaya kitang gawa ng issue, kaya wag mo akong ginagalit. Si Terdy nga, ginawa akong addict kahit di yung ginagamit. Mula noon hanggang ngayon, bato binabato sa kanya. Maski ikaw, bato ginamit mo. Para lang masabayan siya. Tapos ngayon, sakin mo pa, gustong lumaban ng harapan. Ngayon, anong pakiramdam? Na may battle kang, wala kang laban. Nanlabanan na sa bahan ng tadyakan ng lahatan. Nanlabanan na rhyme scheme ni OG1. Tangina mo ka. Tanginan na ito, yung mga kasama, tanginan yan, grabe mag-ingay. Paano mo sino sumulong? Nagsama ka na mga yan kasi di mo kaya. Yung mga yan, mukhang mga katulong. Oo, tinan mo mga yan. Nadaanan ko to sa Bacoor, puta dispatcher kang gago ka. Pandroga lang mga babes! Pag hindi naabutan ng driver, tangin na kakalampagin yung jeep! Sabay rekta yan sa source. Ganon kakupal to. Wala ka nang makain, ginaget mo pa? Oh, anong nakuha mo? Ang lakas ng loob, sabing si Terdy Bungo. Tignan mo postura niya. Mga bro, mukha kang tumigil sa droga 42 minutes ago.
Naalala mo yung sinabi mo sa kanya? Butot balat lumilipad ang utak dahil sa bato. Lunok, tamad, tumitibag sa'yo ay tulak ng bato. Nagtutulak ano? Ang labo nun! Pwede mo ba sa aming linawin? Lunok, tamad, ano yan? Kinain mo yung partner ni Harlem? Pinutri mo si Juan Lacy? Halatang gisit kang leche ka? Lunok, tamad ang puta! Lunok, tamad, pwede pa! Speaking of tamad, asawa mo, nagtatrabaho para sa inyo. Kasi ma-pride tong si Kupal. Hinding-hindi na ako mangangamuhan. Putang inang pride yung katamaran. Tibay ng paninindigan mo, no? Di kaya magpaaligi ng tahanan. Tsaka bakit may pasobrang H yung MC name mo? Okay na sana yung Ken, Budoy. K-H-E-N ang puta, naging K-H-E-N tuloy. Saktong palamunin ka sa bahay nyo. Sa asawa ay kay pabuhat, bro. Linagyan mo ng hen pangalan mo kasi binabae ka sa pugad nyo. At siya daw ang sanggol na matunog. Ultrasound! Ang inang yan. Ultrasound? Dahil sa linyang yon yung misis niya nag-post sa FB. Kasi daw ang gara, bro. Nagre-reference ka daw ng ultrasound. Bakit? Porkit pabebe ka sa asawa mo? Parang, pumipregnancy birth ka, pre? Awit bubwit, tumigil ka. Kabisado niya na yung ultrasound kasi laging buntis yung misis niya. Nakakainis ka. Tutorturing kita, gago. Sabay pilit, bibit-bitin habang naghihingalo ka. Ililigpit, ililibiin ka ng humihinga. Ganun humakandil ng trabaho. O binuhat kita, gago. Hindi na tungkol sa ultrasound tinutukoy ko pag ako yung nagdalang tao. Pero congrats! Dating unemployed, ngayon construction boy. Meron siyang tatlong anak. O putang ina, para si Nego G. Nego! O sa mura mong edad nagagampanan mo. Parehas tayo na minimum sweldo pero saludo. Yung 3 kids na handle mo. Ikaw ang lakas mong nanalog mong bumuo ng 3K, 3K lang din mati sa salary mo. O 3K, hindi ko nababanggitin yung names ng mga anak niya ha. Basta lahat nagsisimula sa letter K. O meron yung tatlong K. KKK, o sino ko dyan, si Andres Bonifacio? Di ka nababagay dito, Injo. Punong-puno na yung katipunan, iho. Asikasuhin mo na lang yung KKK sa bahay nyo, hindi yung naikipulong ka pa dito. Insulto yun sa'yo, tinawag kitang Andres Bonifacio, pero kahit kailan hindi ka tinuring na bayani ng pamilya mo. Ano, masakit? O sige, tatanggi niya yan. Kesyo, pinabalaamon ko sila ng maayos. Nasa mabuti kaming kalagayan. The fact, ano mo sa sarili mo na wala kang pakinabang. Pero guys, I don't give a fuck. Kung sa mga linahad ko, siya yung inyong paniwalaan, masasabihin niyong hero pa din siya, bahala na si Batman. Pero maiba man, ang kapal na mukha nito, kasi wala na daw gana sa battle rap si Iyo. Sa katunayan, pinipilit lang daw siya ni Sight para bumalik dito. Ulol, naawa na nga lang siya si Paolo kasi kahit papano, nagsishare ka ng video. Assuming si Bay, hindi mo yan madi-deny. Reservist ka lang kasi wala pang battle sila Shanti Gian, pati AK-69. Sabay kayo kumpara nito sa akin, puta ka mangmangan. Sinubok yung bangis ko, isa kang katatawanan. Eto lang, tas grabe yung hangin ko, yo! Tsaka na matatambakan si Nathan Big Bad Wolf sa kada, bro! Lumulobo yung lamang. Time, pangabanat, kikin. Manalo matalo kahit sino pang kawawa. Walang problema pare, wag lang mandamay ng asawa. Nasa battle rap ka, tol? Nasa battle rap ka? Ha? Okay lang. Ano mo yung pinasok mo? Game. Kuya Sight, ito na ba yung sinasabi mong paghandaan? Napanood ko to sa TV nung nakaraan kasi yung TV may sisi din pala sa unahan. May event nun sa Got Bars nung bigla siyang napadaan. Yung kanyang dalawang mata, sa t-shirt lang nakalaan, ewan ko ba, pero parang sa t-shirt mo nagandahan at doon nagsimula ang isyong may nagkakanakawan. Kaya wala na yung Got Bars ngayon.
kahit itanggi mo may witness o obopol ka. Parehas lang kayo ni King Rex, abakopol pa. Oo, sabi sa akin ng tropa mo sa Negros, napakarami mong nagago. Kaya pala ang layo ng nadayo sa Las Piñas ka nagtago. Kaya damahin mo paghihirap kasi kupal ka. Binibenta pati tropa, ano tumalba? Ngayon umalma, para kumalma na yung mga tropa habang naatungal ka. Magaling bata, maghalim bawa, pasaring yata, magtanim bala, napraning yawa, nakaligtana, mataling haga, matalim nga ba ang aking bara, nakahiwa ba? Sabi ko sa iyo, ibahin mo ako dahil di mo ko pwede na maliit ay nakadepende o galing sa trato ng tao, kaya papatikim kita ng palihim para mas maraing-maraing mo, para mas maraing madamamu ang mga sakit. Di ako mabait, di ako mabait, yan ang kalaki, partida pa men, di pa ako galit, para bang salamin, makikita mo men kung ano man ang iyong galawan. Replika to ng iyong ginagawa, kailangan pa bang ilarawan na kung kupal ka, mas kupal to, yan ang gusto mo, di ba? Kaya yung ayaw mong magawa sa iyo, wag mo na lang gawin sa iba. Tinuruan lang kitang mag-rap, para lalo kang masanay, kaya yung ate mo at nanay, kuya mo at tatay, lahat ng kasama mo sa bahay, pinapangako kong sa labang to, hindi yun madadamay. Yeah! Lahat na lang kasi sinasali nito. Kaya nakakapuno. Kung magpauso ka, kala mo may bago sa pakulo. Ang pagkakamali mo, boy, nasa flip-top ka na, nag-motus ka pa. Ngayon, paano ka pa babalik sa flip-top kung sa motus pa lang na-ambush ka na? Isipin mo na lang na modus, kasi di ka doon nag-focus, saktong ikaw ang gift of God ngayong December, aking bonus. Time, muling banat! Nasa flip-top daw ako, nasa motus bumalik pa, tsaka na matutuldukan. O nasa flip-top ako, yun hindi mo matutuntungan. Tumig! Hey, imperno, mag-ingay! Yeah! Ha! Nagpahinga ka sa battle rap? Kasi kala mo, bawal na dito yung mga tulad mong MC na tanga, bro. Nung nalaman niya ka nakabalik si Badang, sabi niya, ay swerte, pwede pa pala ako. Nayabangan mo si Kilan. Kesyo, ako pang nagmulti malaluni. Pang nagbaliktaran malamot. Pang nagwordplay malatipsy, malaza ito pag nagjoke. Proud ka pa? Kawawa sa'yo flip-top MC niyan. Hinalin tulad mo pa, no? Kago kahit ganun postura ni Zaito, hindi pa kayo no, ikumpara sa'yo. Paano kaya si Looney tsaka si Mot? Papayag kaya yun? Pati ba naman si Tipsy? Porkit mahilig ka rin magparapol? O, napaparapol to? Kasi pag sumali ka daw sa rapol niya, yung surat mo daw, lalalim daw yung surat mo sa battle. Ah. Madali ka daw makakahanap ng angel. Alam nyo ba pinaparapol niyan? Yung lumang pala niyang walang handle. Speaking of pala, galing ka sa liga na yung venue construction site, mahiya ka. Habang bumabattle sila, sa likod ng anigma nila may nagpapalitada. Napanood ko yung battle mo doon, asungot. May sinabi ka doon na talaga sa pasensya ko nagpaubos. Sumigaw pa naman ang ibubuhos ko lahat. Habang yung haligan nilang bakal, hindi... Habang yung haligan nilang bakal... Putang inang yan. Ulit ah. May sinabi ka doon na talaga sa pasensya ko nagpaubos. Sumigaw ba naman ang ibubuhos ko lahat habang yung haligin nila bakal pa lang wala pang buhos. O real talk, rinig na rinig yung hinahalong simento sa likod. Pati ba naman Sarah, putang ina, back to back. Magpapagalingan kayo mag-setup habang hindi pa tapos yung setup ng hollow blocks. Ang malala pa doon, nung natapos nang gawin yung venue nila, okay na. Doon niya pa naisipang magpahinga sa battle rap. O di ba? Tanga! Mas gusto niya sa giba. Utak ibis tong lintek. Ayaw mo sa venue na safe, gusto mo sira. Ayos ka din mag-isip. O wala ka sa katinoan, kasi umabsin ka na naman daw ng 1 week sa trabaho mo para lang paghandaan ako. Therapist, palabasin to. Biray mo, nagpalika pa ng leave para lang paalisin ko. Pero wala daw siyang pake. Basta ma-speak niya lang daw yung mga bars niyang ako si Ken ng Street Fighter. Nagbabagat, nag-aapoy. Tangina, awkward. Alam mo, sasabihin ng boss mo sa'yo. Ah, nag-aapoy ka pala. O sige, you're fired. Wala ka na nga magawang matino sa trabaho mo. Dinadala mo pa hanggang dito. Alam nyo ba, trip nila while working? Pag may dumadaan na chick sa site nila,
Kanya-kanya silang hunik, alam mo mga ibong ko sumipol. Lumalabas ba yung mga dila, alam mo mga bulile? Pag malapit na yung babae sa harap nila, putang ina mga nagiging butike. O pare, pag may nakikitang babae, yung alagkit ng tingin, sasabihin pa sa isip na, yari ka sa akin mamayang gabi, titirahin kita sa panaginip. At sa sobrang gentleman mong manya ka, kaya mo maghatid ng babae gamit titig. O pare! O, pag kahit nag-aalo siya, tapos may dumaan na babae, sus! Minamanyak pa rin ito. Sobrang tibay ng gawa. Unang pa tumigas yung burat niya kaysa sa semento. Kaya postura mo, oh. Talagang construction worker yung datingan. Yung get-up niya daw, malaki kumagalo na. Lul, saan rumorose niya na? Sa paraiso ng pamorman? Tanginang yan. Kasi ang lakas ng loob na i-post yung lines niya sa reels, eh yung suntok, hindi naman pasok. Nagpipiling na ibang klase iritan. Ibang klase iritan. Ano yun? Parang UP? Highlights na walang highlights? Diliman? O pare, punos niya yun sa FB. Yung linya niyang malalaman yung may na-kill. Nung binaliktad ko si Kilan. O binaliktad mo si Kilan? Imposibleng katayon. Himawala pagawa nun. Yung baba, ginawa ng punchline. Ano yung suntok sa half moon? Speaking of half moon, dumilim yung mundo mo simula nang nawala ka sa battle rap. Mas damam pa yung hirap. At battle rap din ang chance. Battle rap na lang din ang natitira mong chance sa buhay. Ang kaso, sinusuka ka pa ng hip-hop. Balik loob daw siya kay Paolo. Baka sakali na sumikat, lul, baka hinahanap mo ulit yung site kasi wala ka na maaninag. Kasi binigay ka sa akin ni site. Tinanap ka niya gago, binigay ka sa akin. Kasi alam niyang dadalo kami. Site, saan data yan ni kamatayan? Bakit sumabit ka pa din? Alam mong buhay ang kapalit. Pero nagawa mong maatim, muling pagkapit mo sa site ay naging kapit patalim. Time. Time, muling banat para kay Ked. Ang dami mong pinagsasabi. Dapat magtigil ka. Ako palalabasin mo, ikaw dapat lumabas sa sirka. Yow. Ito yung match-up na kala nila pukpukan talaga. Pero mali pagkat kalabang ko'y nuknukan ng tanga. Subukan sa bugbugan o suntukan patara, nagsulpugtan ng mga pugtang inabugta ng kaba. Hinaluan ka para, matabunan ka tsaka, mabaon ka man sa lupa'y may kongkreto kang dala. At siya si Nathaniel, ang regalo ng Diyos sa tulad kong pinagpala. Piniko, binareta, hanggang sa di ko inakala, inabot na tayo ng hapon. Napagtantot na pahinto, wala sa Nathan, nasa bathan yung hinahanap kong ginto. Ginto, ginto, dito basta-basta, kento, kento, kayang magpanggap na sinto. Sinto, ikaw kaya mo? Sinubo ang magpusoy na nalo ka sa bingo. Ito yung unang pagkakataon na gumawa ko ng kalokohan. Labag sa aking kalooban, pero inuuhan. Gusto ko sana bara sa bara, para matudohan. Pero paano gagawin kalaban puro kabobohan? Isasalang kita sa washing, tas idadryer pa. Gagawin kang trumpo, pati yoyo, kasi hyper ka. Igagapos ko sa Ferris wheel para road trip siya. In short, pinaikot-ikot lang kita. Kuya M, pakiset yung nut, baka lost thread na. Pinilit kong ipihit, pinaikot na hirapan. Lost thread na nga yung nut. Wala nang pakinabang, sabay tali sa leeg nang di ka na gumising pa. Tangina na bitin pa. Ganyan mag-fake choke, sakal-sakal ko yung kalaban at yung fake nagiging real, sampal yan ng katotohanan. Gano ka man kadesperado, kahit determinado, delikado kat dehado sa preparadong veterano. Kaya Nathaniel Pagunsaga, binuo ko na para mas madali mong unawain na ako yung bumuo sa'yo, kaya alam mo kung paano ka tawagin. Kaya Nathaniel Pagunsaga, sabay labas ng karet, saksak sa esopagus. Simple pero tagus. Diyan sa ulo mong may hydrocephalus. At wala na tong tanggalan hanggang sa di mo makayanan. Nakasabit ka sa karet, pagsoli ko kay kamatayan. Pag-tama niya, para sila mo!
Battle League, Ambush 3. Mag-iingat pa kayo isang beses para sa solid na laban nyo. Siyempre gusto namin magpasalamat, Sir Kabar, palagi sa pagpaperam ng venue kay Pops Dado, kay Paring Jack, maraming salamat. Siyempre silim kayo sa YouTube channel namin, subscribe kayo, Facebook page, Motos Battle League. At abangan nyo, Pedestal 3 Tournament next year. At ultimo, gaganapin niya sa Northwalk, abangan nyo yan. At ayun, ayun muna sa ngayon. Pero ang boto ng hurado, 3-2, magingay, para kay Ken. Shoutouts kay Ken. Shoutout Cyber Philippines. Yeah. Ayun ah. Binoto ko si ano, si Ken. Tangina, na, nasasayangan ako kay Nathan kaso nag ano, round 1 binigay ko kay Nathan lahat sa kanya yon. Round 2 binigay ko kay Ken Gahibla lang. Round 3 para sa akin naging dragging yung round ni Nathan kasi nag-i-stutter na siya doon. Tapos ayun, binawasan ko yung mga pagbunggu-bunggu ni Ken. Parang hindi siya maayos, tignan, nasisira yung ano, yung init nung yung momentum ng laban. So yun lang, binoto ko kay Ken Gahibla lang. It's Tacoma. Isa ako sa mga bumoto kay Ken. Round 1 para pwede ko pang ibigay kay Nathan dahil sa sobrang lakas na Ender. Pero round 2 para sa akin, nakuha ni Ken yun. Mas malinis, tsaka marami siya napakitang elemento dun. Pero hindi naman ibig sabihin na walang kwenta yung round ni Nathan. Pero men, iba, ano, tawag dito, natripan ko talaga yung kung paano kinonstruct ni Ken yung round 2 niya. Dikit lang din yon para sa akin, binigay ko yung round 2 kay Ken. Sa round 3 naman, para sa akin yung pinakamahinang round ni Nathan. Parang naging dragging na masyado. Tas sa yun, una pa lang, nakuha na agad ni Ken yung momentum. Kaya round 2 tsaka 3, binoto ko si Ken. Ets. 7-8 ako, binoto ko si Ken. Yung round 1 nila, yung parang para sa akin pinakamahina nila pareho. Pero sayang yung round 1 ni Nathan kasi sa bandang bandang dulo na siya tumatama. Sayang. Sa round 2 naman, oo, nag-flow si, may magandang mga elements na pinakita si Ken, pero dahil sa ginawa niya yun, mas parang feeling ko na-sacrifice yung angle, ano niya, angle-wise niya, tapos yung punchline, samantalang yung kay Nathan Recta, mga punchline niya sa round 2. Sa round 3, parang ano sa akin, lumaylay si Nathan doon. Sayang yung, may momentum na sana siya doon eh, kaso bigla siyang nakalimot, parang umulit sa setup yun, nawala na yung dating, habang entertaining pa rin yung kay Ken. So, Ken ako. Ayun, Jabo. Ako bumoto kay Kuya Nathan. Siguro para sa akin kasi ano, si Kuya Nathan mas nakakapaglagay pa rin siya ng laro sa mga verse niya. Pero yung kay Kuya Ken, ang pinaka tumatak sa akin doon para sa akin, yung sa hindi ka na makakapag-flip top mo sa motos, na-ambush ka na. Malakas yun. So, yun lang siguro. Mas, para sa akin, mas marami akong nagustuhang laro kay Kuya Nathan. Kaya siya mayroon. RG, binoto ko si Nathan 1 and 2. Yung 1, klaro, yung 2, mahirap. Gusto ko yung, ano, yung mga rhyme scheme niya, kaso nakukulangan ako sa suntok. Parang sobrang lakas ng buwelo, tapos laylay yung punchline. And di nabibigyan ng justice yung setup. Yung round 3, klaro kay Ken yun, kasi nag-joke si Nathan. Di naman gaano kahaba, pero inulit niya, nawawala na ng impact yung mga kasunod. Pero 1 and 2, Nathan, round 3 kay Ken.